Hello guys, good morning. It's our last day here in Siquijor, and I'm here now in front of the beach in San Juan. And as I promise, ito, papakita ko na sa inyo guys yung ano, yung tubig pagka umaga. Ayan. O, diba? High tide siya. So, pag umaga, dahil siya kataas yung tubig. So, ayan, o. Pero malakas lang yung alon. Pero I think tolerable pa rin mag-swim. Right? So, try natin mamaya kung mapag-swimming tayo. Ang aga ko nagising guys, around like 5 o'clock, and then nag-transfer lang ako ng pictures from GoPro to my phone para while traveling later going to Magete, I'll edit some videos na para ma-upload na natin kahit yung first day lang natin sa Magete and Siquijor. Ayan, so yeah, I think parang gusto ko mag-swimming. Ano, so prepare lang tayo guys, and let's have some fun this morning! Go dun guys. So, I'll show you kung gaano kalimaw ng tubig dito sa San Juan City Hall. And this is like a great ending for our trip. Kasi nga at 10 a.m. we will go back to Dumaguete. Alright, so sa inyo kung gaano kalimaw ng tubig dito. So grand. At tamang-tama pala yung stay namin dito sa San Juan. Kasi ang ganda ng beach sa umaga. Pwede mag-swimming. Actually, kahit naman dun sa hapon, pwede pa rin mag-swimming. Lalakad ka lang ng mountain. And okay pa rin kasi marami kayong makikita sa Siquijor Island. So, ayan guys. So, yung linaw ng tubig niya, malaburakay, malainlido rin. Diba, oh? Kaya talaga akong balak mag-swimming. Gusto ko lang maglakad-lakad sana sa shore. But irresistible talaga yung ano, yung kulay ng tubig saka yung tunog ng alon. Kaya I'm here. Ayan, it's swimming. Sabay malalim. Nag-against the light ako. Ayan, okay. So, tayo sa may malalim na park. Medyo marami lang siyang seagrass. Pero okay lang yan. Mga natural element naman yun sa sea. Hindi naman siya dumi. Isa lang, syempre nakakatakot kung dikit sa balat mo kasi kala mo kung ano siya. Pero okay lang din naman yung mga seagrass na yun. Mga ano kaya. Organic naman yan. Huwag lang basura, diba? Okay, so let's just enjoy the water of San Juan, and I hope guys I would come here as well soon, no, and appreciate Siquijor. I would recommend that you come here 2 days, ano, so day 1 do the city tour, and day 2 if you still have time you can do the mountain tour. May mga caves pa raw eh, so in the middle of the island may mga falls, may mga cave ng mga hindi ko masyado napupuntahan ng mga tourists kasi nga ang usual lang na tour in Siquijor is the circumferential, yung iikutin mo yung buong Siquijor. Actually kahapon hindi nga namin inikot kasi some of the spots daw in northern Siquijor are closed because of some renovation and because of the typhoon, nasira yung ibang mga infrastructure doon sa mga tour spot na yun. Kaya bumalik na lang kami, and then ako, ginawa ko, naglakad-lakad na lang ako sa shore kahapon. So yun nga, so if you still have time you can do the mountain tour. And then, in the afternoon, swimming kayo dito sa San Juan, right? Or in the morning, yan, like na ginagawa ko. Pero kasi kami, we have limited time. Kaya, ano lang, yung inikot lang namin yung Siquijor. We didn't do the mountain tour. So, the mountain tour is around 1.5 din. Same with the circumferential tour ng Siquijor na 1,500 din.
1.5 pala guys, that's good for ano na yan, good for 4 to 5 max. So isa pang tip yon, if you're coming here in Siquijor, make sure or as much as possible come here as a group, kasi you will save a lot of money kapag as a group kayo, as compared pag isa lang kayo or dalawa lang kayo, you'll spend a lot talaga kasi medyo mahal talaga yung transportation dito. In fact, later papunta namin ng port, from San Juan to port, that's around 15 to 20 minutes daw of tricycle, that would cost us around 300 pesos na. So you can't argue with them kasi may taripa sila, and parang that's the standard here. I'm not sure ako if that's the standard for the tourist. I'm not sure kapag ka local ka baka may ibang tariff, pero pinakita kasi nila merong tariff na mga list ng prices from point to point, sa from port to San Juan to La Arena, other parts of Siquijor. So from port to San Juan it's around 300 pesos, kaya yun. So paghandaan nyo rin yun, yung mga transportation costs kung dalawa lang kayo or isa lang kayo. But if you're traveling here by 3-4, yeah, it would save a lot of money, right? So isa pa pala, yung mga stops dito ng mga food, medyo mga expensive. Ano, so kahapon yung lunch namin ni Lana, hindi lang namin silubot itong GoPro ko, saka gutom na kami. Yung dalawa lang kami ha, it cost us 880 pesos just for the two of us. Well, actually, ang story kasi nun, ang sa mga tour kasi ganito, usually talaga, yung tricycle driver, yung tour mo, sinasama mo na yung sa food, syempre ililibre mo na siya ng lunch niya. Pero kaya yung 880, that's good for 3 talaga yon. Kaso lang, nung tatawagin ko siya, kumain na pala siya. Kumakain na siya actually. Kaya kami lang umubo sila na nung 880 na CC, ganun ba yun, na mix seafood, lechon kawali with coke and 3 rice. Ayun, so magandaan nyo rin yung food nyo dito sa Siquijor kasi mapapalaban talaga kayo sa mga presyuhan. Another tip pala, pag ano din kayo, mag prepare din kayo ng bills, like mga 20 pesos, 50 pesos, kasi dito sa Siquijor, merong mga spots na may mga, wala mga bayad, pero kapag nagpunta ka doon, parang the owner of that spot or the, yung parang POC doon sa spot na yon ay pipicturan kanya, and maganda talaga yung mga kuha kasi alam nila yung mga strategy to take a shot. So they wouldn't ask for a payment, pero they would ask only for a donation. So yeah, depende sa inyo kung gusto niyo yung picture nyo, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. But there is some yung pa-human drone nila dun sa may Paliton Beach. Pakita ko rin yun dito. Or sa previous vlog natin, nakita niyo siguro yun. 150 binigay namin kasi ang ganda ng pa-human drone nila doon sa may Paliton Beach. Kaya yung mga ganun, depende na lang yun sa generosity of your heart kung magkano yung ibibigay nyo for the tip or for the donation fee na sinasabi ka rin. Maski doon sa may sa falls, walang bayad. Meron, parang kunwari yung tatalon ka, parang 20 pesos per head, pero unlimited na yun, mga ganyan. Yung raft, pag magkaparaf ka, 20 pesos per head din yun. Yun, sinasabi lang 20 pesos. Tapos, yung magpapa-human drone uli, kasakay sila, tapos bibidyohan nila kayo, yun, walang amount yun, just a donation lang daw. So, yun lang, just prepare bills para madaling tip-tip or magbigay ng mga donation sa mga tao dito. When we travel, no guys, so let's just make sure na we prepare talaga so that we won't stress out ourselves, and let's also have a little more patience and a little more understanding with the locals, because we just came from pandemic and ngayon pa lang sila nakakabawi. Kaya yung una medyo naiinis ako kasi ano ba to, ang mahal 1.5, grabe, sa mga vlog parang 1,200 lang yan, 1,000 yung tour, that's good for 2 people na, pero sa tariff nila it's 1,500. Yeah, like what I've said, we're just coming out from the pandemic, no? So let's just keep our cool, and let's be patient with the locals kasi this is their livelihood, yung tourism. Kaya let's prepare when we travel, that's one key takeaway. Let's prepare, let's save, and then
let's prepare for the cost, no? Yung mga food. So, alam niyo naman yun. So, kapag nag-budget kayo, make sure na dagdagan niyo yung budget niyo. So, kunwari, nag-budget kayo ng 20,000 for the two of you. So, dagdagan niyo ng mga 5K. Mga ganun. Para hindi kayo ma-stress na, ay, mahay, ay, wala na akong pera. Mga ganyan. So, yeah, para we can have more room for generosity and kindness, kasi nga we're helping out in the economy of the local tourism and the local people here in Magete. Kaya ayun, syempre hindi naman sa yung sa point na magpapaloko, you have to know then, you have to know then. So like yung sa ano, paano ba, yung sa Lake Balin sa Sayaw, sinisigil kami ng 1,000 pero nag-insist talaga ako, sobrang mahal talaga ng 1,000 for two of us, for a 13 kilometers na motorcycle ride. Diba? So, yeah, lucky enough, sa pag-i-insist ko, merong nag-approach sa akin and 600 yung naging usapan namin, diba? So, that's almost half of the 1,000 pesos ni sinisigil. Ibig sabihin, economical pa rin yun, diba? Sa kanila. So, you just have to use your, ano, your wisdom in haggling and in negotiating for the price. Hindi naman yung tipong mamumulubi sila at mamumulubi ka din. So ayun lang, so napakahabang na itong vlog nito. At sabi ko mag-swimming lang tayo tapos ang dami ko ng litanya. But anyway, that's a tip for you guys in traveling here in Siquijor and in Dumaguete as well. Lubos-lubos na natin to. There's not much food here, no? Yung mga usual lang na ihaw-ihaw, mga ganyan, mga mixed seafood, so yung mga ganun lang din. And siguro ang isang meal dito, isang ulam, like 200 to 250 pesos. And yun na yung mga minimum, no? Tapos plus rice pa, wala pang rice yung ulam na yun. So kung dalawa lang kayo, order two meals, two ulam, tapos two rice, ganyan, isang juice siguro, mga ganyan. Wala masyado dito sa Siquijor. Although may mga expensive, may mga mura, so maghahanap na lang kayo guys talaga. In Dumaguete naman, yeah, may ganun din pero may mga mura kayo makakainan, right? So mag-create ako ng separate vlog for where to eat in Dumaguete na lang. Kasi sa Siquijor, one night lang naman kami dito guys. Kaya wala na akong mapapakita sa inyo talaga. Ayun, kasi in Dumaguete, one tip is you should eat in Silvanas kasi hindi siya overrated, masarap talaga yung San Srival nila at mag-uwi nga kami sa Manila, pasalubong at para sa bahay namin nila. So I think that's it, ano. So the next vlog is gonna be in Dumaguete again, kasi ang biyahe lang naman yung biyahe kami susunod dito. It's around 6:44 na AM here in here in Siquijor, kano sa ibang bansa ako, no? 6:45 na ngayon. And siguro until 7 AM magsuswimming lang ako, enjoy lang yung water, tapos I'll proceed na to our hotel and then biyahe na tayo. So, that's it for now, so let's enjoy the waters and swim guys.